si Federico de los Santos Ramazani, alias Vika, pagkasama events kami, tubong Zamboanga City ako. Noong nag-aaral ako sa Zamboanga City sa probinsya namin, no? At nasa grade 5, grade 6 ako, napupunan ng nanay ko, nag-iiba ang kinikilos ko. So nagagalit siya. Mario Espino from Class 2018. I think I knew I was gay since forever. I actually had a crush on Batman and Captain Planet. Nasa second year high school ako, medyo hindi pa ako masyado kasi mahihain pa ako. Pero natural na sa akin na kumikete-kete ako. Pero alam mo ba, nanay ko, ganit-ganit sa baklaya. Ayaw na may bakla sa pamilya nila. Nung dumating ang nanay ko sa bahay, pinagsasampal ako, pinagmumura ako, pinagdayas ako sa bahay. It didn't really matter to me if they would hate me after me telling them that I was gay, because I'd rather live a life where they hate me but they know who I really am. The greatest surprise came from my father. Being a police officer, you'd expect na he would react he would react really violently. Doon ko na prove na my father loved me more than cared about what other people thought about him having a son who was gay. Ito ako naglakad na sa Harrison. Diyan ko nasalubog si Gusto Gusto, yung founder na Home for the Golden Gay. Sabi niya, ay sumama ka na lang sa akin. Sabi ko, bakit? Sabi niya, sama ka na lang sa bahay natin. Sabi, bahay mo, kundi bahay mo tayo ako. Sabi niya, may bahay tayo, sumama ka, halika. Malaki na itulong sa amin ang Home for the Golden Gays, lalo na sa akin, isa ako sa mga talagang walang mapuntaan noon, na huwag na nag-iisa na lang ako. Ang nangyari nga lang, nung namatay aming founder, nagkawatak-watak kami lahat. Hanggang sa dumating yung time na naisipan niyo yung aming presidente ngayon si Ramon Busa na ipunin kami ulit. Isa lang naman talaga hinihingi natin sana magkaroon kami ng tirahan talaga. Hindi mo talaga bagay, mahirap kasi yung kahit sino naman, kahit siguro naman akong billionaire, hindi naman kung pinigay ng bahay para sa iyo lang. Lalo pati, ang laki pa rin ang discrimination sa aming kapakula. Kasi siya ko rin, hindi ako nakatapos. Nakatapos siguro ako maayos ang buhay ko ngayon. Pero, ang mas mahalaga sa akin, mas sunod ko yung gusto ko, kung ano ako. Kasi mahirap magtago. Magkaka-cancer ako. I am one of the few people who was so lucky to have had such a positive experience coming out. Not everyone had the chance to be surrounded by so much love and acceptance. Unang-una sa lahat, huwag niyong kalilimutan ang ating Panginoon Diyos. Laging magdasal, magpasalamat. At mahalin ninyo ang inyong mga magulang. At doon sa ayaw lumantat na kayo. Kaya lalo tayong nahihirapan at diskriminasyon din nawawala kasi ayaw nyo lumantat. Ayaw nyo makipagtulungan sa amin mga matatanda na nakipaglaban pa rin para sa karapatan ng mga bakla. Not everyone has been so lucky to have been surrounded by so much love and acceptance. It's high time for us to come together and provide a safe, loving, and non-discriminating environment for